Okay, good morning. Welcome to our second video. Okay, welcome to our ATC News. Ang pamagat or title ng ating topic today ay 8% income tax rate. So before anything else, we would like to congratulate yung aming mga participants sa Dagupan City at iba't ibang lugar na nakapag-avail na po ng 8% income tax rate. After our seminar, Train Law and Other Tax Updates, nalaman po nila yung benefits ng 8% income tax rate. At do you believe that wala po silang binayaran na income tax and percentage tax legally? Okay? O, ngayon po, ituturo po namin sa inyo kung paano po nangyari yun. Ito po yung formula ng 8% income tax rate under our train law. Kakasimula lang po ito ngayon taon 2018, introduced by our train law. Ang formula po, gross sales or gross receipts and non-operating income. Minus po natin yung allowed deduction under our law, 250,000 pesos. Makukuha po natin yung taxable income. Then, simply multiply by 8% income tax rate, makukuha po natin yung tax due. Ganito po ibig sabihin ng formula. Kung kumikita ka ng gross sales or gross receipts, ibig sabihin po, wala pong deduction expenses based on gross sales. Gross sales po kapag goods ang binibenta nyo. Gross receipts kapag service naman. Gross without any deduction. Except sa gross sales na pwede po tayo mag-minus ng sales discount and sales returns and allowances. Kung mayroon po tayong gross sales or receipts in one year na hindi po lalagpas sa 250,000 pesos, ang taxable income po natin in one year minus 250 ay zero. Ang ating tax due ay zero na rin. Ito po yung legal way para po wala po muna tayong bayarang buwis. So, sabi mo sa akin, sir, paano naman kami makakatulong sa government, sa ating country, because hindi na po tayo magbabayad ng tax. Ito po ang ibig sabihin ng formula at ng batas, although not expressly stated in our law. Bago nyo po tulungan yung ibang tao sa pamamagitan ng pagbabayad natin ng buwis, kapag nagsisimula pa lang po tayo sa negosyo, tulungan nyo muna po yung sarili nyo. Hindi nyo po kayang tulungan yung ibang tao kung hindi nyo kayang tulungan yung sarili nyo. Okay? So ang gagawin po natin, tutulungan muna natin yung ating negosyo na nagsisimula. Ito po yung ino-offer ng government. Okay? Kung hindi nga po tayo muna papalo sa 250,000 or even pumalo ka sa exceeding 250,000 pesos, maliit na lang po yung buwis na babayaran natin. Yun po yung tulong ng government. Okay? Maliwanag po ba? Ito po yung formula or ito yung in-avail ng aming mga participants kasi nagsimula pa lang sila. Kaka-register ngayon lang taon. Kaya before po sila nag-register, nag-seminar muna sila sa amin. Kaya kung nag-negosyo po kayo or papasok sa isang negosyo, magsisimula pa lang, we strongly recommend mag-invest po kayo sa education nyo. Wala na pong iba. Hindi po sasabihin nyo ito ng ibang tao sa inyo. Okay? And meron po kaming upcoming seminar sa Baguio City on June 15 and 16, 17. June 15, Train Law and Other Tax Updates. Dito po, doon po natin pag-uusapan itong benefits ng 8% income tax rate. Please take note lang na hindi po ibig sabihin na mas advantage po ang 8% income tax rate kumpara po sa graduated tax rate. Okay? Ito pong 8% income tax rate ay in lieu or kapalit na po yan ng income tax rate, income tax under graduated tax rate at yung percentage tax. Kaya nga po kung 250,000 pesos and below lang ang kinikita mong gross sales or gross receipts in one year, wala na po tayong babayarang income tax. Wala na rin tayong babayarang percentage tax legally. Yun po yung tulong ng government sa mga nagsisimula pa ng negosyo. Tulungan muna po natin yung sarili natin. At please take note again na hindi po lahat ng taxpayers ay qualified to use the 8% income tax rate. Pag-aaralan po natin yan on June 15, 2018 sa Baguio City at Max Restaurant, Balibago. Max Restaurant, Portabaga at Baguio City Session Road. Okay?
And June 16-17, pag-aralan po natin kung paano po gamitin, mag-file and pay ng iba't ibang mga tax returns. Because kung nag-inegosyo po kayo, whether you like it or not, we have to comply sa Philippine taxation. Otherwise po, kulang pa po yung kinita nyo pambayad ng penalty. Minimum penalty po is 1,000 pesos. Magsama-sama po tayo, be educated, and be empowered. Maraming salamat po.